Kamusta ka na? Pagpapatuloy nito habang nagmamaneho. Nasa kalsada lang ang tingin. Eto, busy sa pagkayod. Ikaw, nag-asawa ka na? Osyoso ni Tala. Oo, may lima na nga kaming anak eh. Magalak na tagwa ni Kaloy. Wow, masyadong abala ha? Ikaw, malita ko abala ka rin sa trabaho. Milyonarya ka na siguro. Pang-aasar pa nito sa kanya. Ay, hindi pa. Kulang pa ng 10 piso. Biro niya naman pabalik. Bumunghal ito sa tawa at nang makitang almado na niya ay nagpatulong sa pagtatanong. Kamusta ang love life natin? May maswerteng lalaki na ba? May pagka-boy-abo na talaga tong si Kaloy. Kaya hindi niya na kinuwentong iniwan siya ng walang hiyayang ex-boyfriend dahil daw magpapari ito. Pero isang araw nakita niya na lang na may kissing scene ng iba. Ang masaklap pa nito, isa ring Fafa at ayon ang confidence niya, nag-empake na mundok na sa Mount Everest. Wala sa ngayon, magwawalong buwan na. Sagot niya na lamang. Weh, sa ganda mong yan? Napahaplos siya sa mahaba niyang wavy at maitim na buhok. Hindi naman masyado. Umaalik-ik na lang si Kaloy dahil sa inaasal ni Tala. Dahil sa napasarap ang usapan nila, hindi niya napansin na uminto na palang sasakyan sa tapat ng bakal nilang gate. Buwaba siya ng sasakyan at kinuha naman ni Kaloy ang maleta niya na nasa likod ng sasakyan. Matapos niya magbayad ng pamasahe, ay umabot pa ng halos kalahating oras dahil nung una ay ayaw pa rin itong tanggapin. Pero dahil sa malimit niya ay nagbubukas ito ng palad, nagpaalam na siya sa first love kuno niya. Na makandal ang taxi palis, pumasok na rin siya ng gate. Tumambad sa kanya ang may batalan ng tatay niyang si Colas na nakashade sa alas 5 ng hapon. Abot hanggang balikat ang buhok nito. Nag-feeling rockstar kasi, kaloka talaga. Nanghihimas sa lang manok nitong panabong, halatang kinakausap na naman nito ang manok. Focus sa focus sa ginagawa, kaya maraling hindi nito namamalayan ang pagdating niya. Mananalo raw ba siya tang entrada niya? Inangat nito ang tingin mula sa manok papunta sa kanya at automatikong umiti. Tala, ba't di mo sinabing uuwi ka? Nasundo sana kita. Natutuwang sambit ng kanyang tatang, humakbang patungo sa kanya. Tuloy na itong inabandona ang manok. Parang may humawak sa puso niya na mapagtantong na unguna pa rin pala si Sir Ranking at nanatiling pangalawa lang ang manok sa puso ng ama. Para naman hong may sasakyan kayo, Tang. Saka na ho kapag po pwede nang sakyan yung manok ninyo na panabong. Umiling lang ito at kinuha ng maletang hila niya. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Maaliwalas talaga ito kumpara sa apartment na tinutuloy niya sa Maynila. Malaking espasyo at medyo makaluma ang disenyo. Isang masayang lugar dahil na siguro sa kulay dilaw na pinta. Bago kasi na maalam ang kanyang nanang, 10 taon na nakakalipas dahil sa sakit sa puso, inihabi na nitong pinturahan ng dalawang buong bahay. Kaya para tuloy sila katira sa isang balat ng saging. Mabuti nga, tinub na. Si Lolo Jose ho, tanong ni Tala na tintukoy ang 90 anyos niyang lolo na ulyanin na. Nasa kusina, binabantay na sinasain niyang bigas. Sagot ng kanyang tatang habang nilalapag ang maleta niya sa may gilid ng aparador. Pansamantala niyang iniwan ang sala upang magtungo sa kusina. Sumunod na rin sa kanya ang kanyang tatang. Talaga namang naabutan nila si Lolo Jose na hinihipan ang apoy. Gumagamit na naman ito ng panggatong. Napatingin to kay Tala. Umaliwalas ang mukha at gumiti. Oh, may magandang dalagbala tayong bisita. Wika nitong maluhaluha pa mga mata dahil sa usok. Halatang di siya nakikilala pero hindi naman sa mama ang pakiramdam niya dahil nasanin na rin. Do, ba't siya naman kayo nagsaing? Di ba may rice cooker naman? O di kaya kalan? Sabi niya sabay kuha sa kamay nito para magmano. Tala, ikaw pala. Tumaas ang boses nito sa galak habang hinahawakan na magkabay ng balikat niya. Mabutit sa wakas, nakilala rin siya. Niyakapin mahigpit ang lolo Jose niya kahit na nangangamoy usok pa to. Namiss niya talaga to. Magtatatlong ba na rin siyang hindi umuwi? Matapos sila magyakapan, pinunasan niya ang luhang kusa na lamang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nagdadrama na naman ang lola. Binaling ang tingin sa tatang niya na latang na awkward. Hindi rin ito ma-emotional na tao. Siyempre, ahan itong masirang image bilang isang trying really hard rock star. Lumapit siya sa kanyang ama at pasikretong bumulong. Tang, di ba sabi ko sa inyo, huwag kayaang gumamit si Lolo ng panggatong para hindi na mahirapan? Kilala mo naman ang Lolo Jose mo eh. Kailan ba yung nakinig sa akin? Depensa ng kanyang ama. Bakit pa ba kayo nagbubulungan dyan? Eh dinig-dinig ko naman kayo. Ulyanin nga ako pero hindi naman ako bingi. May pagkainis na komento ng kanyang lolo habang tinititigan sila. Di na sila nakapagsalita ng tatang niya kaya nagsimulang kumalansing ang kanyang lolo Jose. Noong panahon ko pa, nangunguha lang kami ng panggatong sa bukirin. Para iskuker pa kayo eh, nakakatamad lang naman yan. Nakakapag-iba pa ng lasa ng kanin. Lasang mabait. Ratsyada nito. Magkasabay silang napabuntong hininga ng kanyang tatay.
Paano ba naman? Itong si Lolo Jose niya napaka-tradisyonal. Dalawa o tatlong beses na nga magsaing siya noon gamit ang rice cooker. Kailangan pa niyang ilipat ang dutong kanin sa loob ng kaldero para hindi mahalata ni Lolo Jose. Para tuloy siyang isang kriminal noon at takot mahuli. O siya, sige. May dala nga pala ako mga pasalubong galing Amerika. Pag-iiba na lamang yan ang usapan. Nasa loob ng maleta at bukas bibilhan na kita ng bagong postiso, Lo. Alam na rin naman itong pagpunta niya ng New York noong nakaraang linggo. Ang sabi niya sa kanila, pinapunta siya raw ng kanyang kumpanya para maging isang representative. Hindi niya na sinabi ang totoong nagpanggap siya bilang tao dahil natitiyak na hindi nila ito magugustuhan. Talaga? May kalamay ba? Sabik na tanong ng tatay niya, sabay palakpak ng mga kamay. Hay, ito talagang tatang niya. Kahit saan napalap siya manggaling, kalamay pa rin ang inaasang pasalubong na madadala niya. Chocolate po, hayaan niyo po sa sunod na magpunta ko ng Estados Unidos, sasabihan ko po si Tom Cruise na bumili. Masarkasmong tugon niya, sabay hakbang papuntang sala. Tom Cruise? Bago mo na namang boyfriend? Anitong biglang tumaas ang boses. Sumunod pala ito sa kanya sa may sala. Oho, kakasal na nga ho kami. Gumisi siya sa out of this world. Imagination niya. Sinimulan niya na ang pagbukas ng maleta. Halos hindi niya mabuksan ang zipper nito dahil sa sikip. Anong ay kakasal? Halos pasinghal na pagkakasabi ng kanyang ama. Diba sinabi ko na sa'yo, tala na dapat ipakilala mo muna sa akin ang pakakasalan mo na ang malitis ko. Paano na lang kumanduruga sa walang hiya pala? Nagpatuloy sa pagbubunga nga ang kanyang tatang. Manang mana talaga kay Lolo Jose. Huminto lang to matapos yung maisaayos sa mga pasalubong na kinuha niya galing sa maleta. Natapos na rin ang pagkasain Lolo Jose at nakasama nila ito sa sala. Matapos niyang mailagay ang mga pasalubong sa dalawa, nagapuna na sila. Nagkwentuhan sila habang kumakain. Ito talaga ang pinakapaborito niyang gawin sa tuwing umuwi siya ng probinsya. Babalik naman siya sa trabaho sa Lunes kaya sinulit niya na ang panahong kasamang dalawa. Lunes na Lunes, imbyer na ang bungad ng gabi niya, papasok ng trabaho. Kumaripas siya sa pagtakbo na makalabas ng elevator. Natunto niya na ang 10th palapag ng gusali ng Global Bank. Magsasampung minuto na siyang late sa trabaho. Paano ba naman? Nakatulog siya sa kama. Alas 3 ng hapon na siya bumalik ng Maynila galing Calamba. Time check? 7:40 p.m. Pansin niyang abalang-abalang ibang empleyado. May tumpok na supervisors na iba-ibang departamento ang masinsinang nag-uusap sa may sulo. Nang nasa tapat na siya ng pintuan ng opisina, nakasalubong niyang papalabas sa tila tarantang naglalakad nilang TL na si Patis. May hawak-hawak tong isang puting folder. Nagdilim sigurong paling nito nang makita siya. Bigla itong huminto sa mismong harapan niya. Tala di magiba, you're 10 minutes late. Anito sabay duro sa kanya. Limtik? Nahuli ako ni Terminator. Monitor talaga ng baklang schedule ng bawat isa. Binigyan niya to ng matamis ng ngiti. Pa-inosente kumbaga. It was because I helped an old woman earlier on my way here, Pat. She was having trouble carrying her bag of groceries. Pagsisinungaling niya with matching fingers crossed sa likod. Nakatiim ang bagang at tahakoy yung mga palad ni Pat habang tinititigan lang ang mukha niya. Ek, waipik, kamyas, excuses, singhal nito. Go inside and take your calls. Our very important visitor will come in a few minutes. Now, utos ni Patis na nag-uusok ang ilong. Parang mayon lang napuputok na. Nagmadali si Tala sa pagtakbo papasok ng opisina. Napunan niyang abalang lahat sa pagtatanggap ng mga tawag. Ni wala man lang pumansin sa pagpasok niya. Lahat nakaupo ng diretso. Nakakapanibago dahil wala man lang ni isang nahungulangot. Kahit si Tonyo aka Toyo, hindi nagki-candy crush. Nasa tamang departamento ba ako? Nawala ang pagka-aborido niya na makitang nakaupo na at may kausap sa kabilang niya ng telepono. Bati ito diretsong upo gayong parati naman tong nakadungo. Kalmado na niyang tinungo ang cubicle at naupo na sa civil chair. Binalingan niya ulit ang mga kasamahan. Nagtataka talaga siya dahil masyadong seryoso mga to. Si Hitler bang bisita namin ngayon? Hindi pa man na siya nagsisimulang tumanggap ng tawag, biglang bumukas ang pinto at pumasok na rin ang supervisor na si Perry kasama isang Amerikano na kasuot ng kulay itim na tailored suit. Napabaling kaagad siya sa foreigner na siguro inaabangan na bisita. Maaliwalas ang ngiti nito. Gwapo, maitim ang budhi, buhok, tanned ang balat, matangkad, matipuno, matangos ang ilong, strong chiseled face. Aba, parang pangnobela na to ah. At napakaasal ng mga mata. Asul ng mga mata? Diyos ko po Lord, kilala ko tong matang to ah. Anong ginagawa nito na may-ari ng panulat? Pakiramdam niya nakalutang siya sa kawalan habang pinagmamasa na napaka-pamilyar na kano na nasa harapan. Kinurot niya ang kaliwang braso para ma-check kung nananaginip lang ba siya ng gising o ano.
Habang ginagawa ito, ipabindang na lang siya nang may kumurot din pabalik sa kanilang braso niya. Luminga siya at nakita si Mela. Kurot ang noko nakatitig sa kabilang braso na kinukurot niya. Ano nangyayari sa iyo, Betchin? Bakit nagsa-self-abuse ka? Pabunong ang pagkakatanong nito. Akma niya na sanang ibubuka ang bibig upang sagutan ang kaibigan niya. Kaya lang natutop niyang sasabihin dahil sa muling pagsalita ng kanilang supervisor sa harapan. Sabay silang napabaling ang tingin dito. Excuse me everyone, finish your current calls and then take the... Pahayag ni Perry sa Ox. Napaka-formal ito, no? Napatingin ang mga kasamahan niyang katatapos lang sa tawag sa kanilang supervisor at sa foreigner na lalaking bisita na nakatayo sa harapan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na may kasamang yelo mula pa Antarctica. Dahil sa takot at panginginig, hindi niya na namalayan. Unti-uni na pala niyang niyuyuko ang ulo niya at sinisiksik ang sarili sa katabing si Mela, natitig na titig naman sa bisita. Anyari sa'yo, Betchin? Nilalamig ka ba? May pagtatakang talong nito na mapansin ang ginagawa niya. Umiling-iling siya at masiniksik pa ang sarili sa kutsyon. Sa kaibigan. May pagtataka man sa itsura nito habang tinitingnan siya, inignora na siya nito at pinagpatuloy ang pagtitig sa bisita. May binilong si Perry sa bisita at tumango ito sabay tingin sa paligid hanggang sa dumako ng mapanuring tingin nito sa kanila ng mga empleyado. Mabuti na lang at nakukubli siya ng katawan ni Mela. Stay busog, bes. Cheer niya sa isipan. Nang halos lahat nakatawa ng tensyon sa kanila dahil tapos sa kani-kaniyang tawag, nagpatuloy si Perry sa pagsalita. Hello everybody! I'd like to officially meet the founding partner of Global Bank, Mr. John Smith. Puto bongbong, siya nga talaga. Tipid na umiti si Jack at tumungo sa ginawang pagpapakilala sa kanya ni Perry sa lahat. Mr. John Smith will be staying with us for a week to check our operation in here. Let's show him how hardworking we are. Pagpapatuloy ng litanya ng kanilang supervisor. Pasadyang umubo si John Smith at pagkatapos nagsalita. Tipid itong umiti. Thank you, Perry. I'll be hanging around here so don't mind me. Just pretend I'm a bug. Pagbibiro pa nito pero wala ning isang natawa. Patuloy lang ang seryosong pagtitig sa kanya. Sumaya niya si Perry sa kanina. Palang na nasa gilid na si Patrick. Kagad na itong maintindihan ang gusto mangyari ng kanilang supervisor. Kaya mabilis nang umaksyon at kumuha ng upuan para ibigay kay Jack. Halatang halata pa rin nahihirapan to sa pagbubuhat. Mas mabigat pa kasi kaysa sa kanya. The struggle is real. Tanging tulog lang ang hinihilang upuan na mangyaming sa buong paligid. Pakiramdam tuloy ni Tala para silang nanonood ng palabas na cartoon. Nang mapansin ni Jack na naghihinalo ng kanilang TL, tinulungan niya ito sa pagbubuhat ng silya at walang kahirap-hirap niya itong binuhat. Nakabibing ang katahimikan ng paligid. Mas napaunat ang pagkakaapo ng lahat. Nagtinginan ang bawat isa. Hindi inasa na magpipirmi pa lang bisita sa loob ng opisina para silang mga estudyanteng binisita ng principal sa silid. You may continue taking calls now. Utos si John Smith matapos makaupo na ang komportable sa silya. Pinagpatuloy ng lahat ang trabaho. Nanginginig pa rin ang mga labi ni Tala dahil sa kasalukuyang nangyayari para siyang wala sa sarili. Nag-aalala siya na baka tumaas pang EHT niya at masirang with flying colorful birds na record sa pagiging kabado. Pabalik-balik ang sekretong pagsulap niya kay Jack. Masinsinan to nakikipag-usap lang kay Perry. Minsan tumatangol lang ito habang nakikinig sa sinasabi ng kanilang supervisor. Napansin naman ni Tali habang tumatagal, padikit ng padikit kay Jack. At paminsan-minsan din ay sumasabad si Jack dito. Makalipas ang kalahating oras, tumayo na si Jack. Lumabas ng opisina kasama ni Perry. Akala niya yun na yun. Ngunit biglang lumabas ang kaluluwa niya nang mabasa ang nag-pop up na mensahe sa group chat ng kanilang team. Conference room with John Smith in 10 minutes. Hindi siya mapalagay. Habang patuloy lang sa pakipag-usap si Mela sa customer nito, minute naman ang sa kanya. Nakatitig lang siya sa oras niya na nasa computer ko. 6 minuto. 7. 8. 9. Hoy, Betchin! Halika na! Tawag sa kanya ni Mela. Napakarap pa siya na ilang beses habang tinitingala ang kaibigan na nakatayo na pala sa gilid niya. Nakakunot ang noon ni Mela habang pinagmamastan siya. Saan? Sa conference room. Iminuwestra ni Mel ang computer ko at tagtas ang isang kilay. Iniwa ba nabasa ang mensahe sa banking team? Napipiyay si Tala. Baka mahuli siya ni Jack at patalsikin sa kumpanya. Sana siya nito pupulutin? Paano na lang si Natatang at Lolo Jose? Kung pumasok na lang kaya siya sa showbiz, total magaling naman siya artista. Pero baka kapag pumasok siya, Ano siya agad ni Paul Avellino? Ayaw pa naman niya ng issue. Haro Diyos ko. Mas lalong dumain ang pagdikit ng puwet niya sa upuan dahil sa lahat ang tumatakbo sa isipan niya na pwede mangyari kapag tuluyan na siyang mabisto. Halika na! Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa ganyan?
Animela habang hinihina na siya mula sa upuan. Pilit niyang dinikit ang pwet sa upuan at hindi nagpatinag. Pakiramdam niya para na siyang kinakabagan sa matinding kaba. Sa upuan niya yata nakasalali ang kaligtasan niya. Hindi lang ako pupunta. Tatatay ako eh. Kailangan ko na magbanyo. Desperadang palusot niya sa determinadong kaibigan. Napatingin sa kanya ang iba niya pang kasamahan na parang iniisip na nasisiraan na siya ng tuktok. Umasim ang mukha ni Mela habang tinitingnan siya. Ilang segundo nitong sinuri gamit ang naninimbang na tingin ang bawat sulok ng mukha niya. Tumigil ka. Mataba nga ako pero hindi ako bubuita. Ani Mela. Kilala kita girl at tigil niya ng mukha mo kapag taing-tai ka na. Ha? Bakit? Paano bang itsura ko? Seryosong tanong ni Tala sa bahigpit ng hawak sa record ng civil chair. Para naging lifeline niya na talaga ito. Ganito. Ipinikit ni Mel ang kanyang mga mata at nagpalabas ng malalim na hininga na parang nanganganak. Namumula pang mukha nito habang lumulobo dahil sa hangin ang magkabilang pisngi. Melinda, ilabas mo yan. Baka magka-cancer ka. Patutsada ni Tonyo na madaanan sa harap nila. Pansamantala siyang binitaw ni Mela upang batukan si Tonyo. Namumula na mukha ni Tonyo dahil sa madiing pagpipilit ni Mela sa kanyang braso, sa leeg nito. Bago pa man tuluyang mag-alas sumo rester ang kaibigan niya, mapatay ang kawawang si Tonyo, inawat niya na. Napansin kaagad ng kanilang team leader ang kaguluhang nangyayari sa gawin nila, kaya lumapit to. Tumigil to sa tapat nila, kaya sabay silang napatawid ng tayo. Lumaki na naman ang butas ng ilong ng kanilang team leader na akala mo nag-uusok. Why are you three still of you here? There are others are in the conference room already. Napansin siguro nito na sa ilong niya ang nakatitig si na Bercy. Mas talo pa tuloy itong na high blood. What are you waiting for? Christmas? Move! Singhal na nito. Matulan silang napatakbo palabas ng opisina. Wala na siyang magawa pa kundi sumama kaysa naman matsugi pa siya sa kamay ni Patis. Sila na lang pala ang nahuling pumasok sa loob ng conference room. Ang ibang kasamahan nila ay kanina pa nandito. Nakaupo na maliban kay Lay na lumiban. Ang rason na trangkaso raw ay ang totoo, nag-audition sa Star Hunt. Umupo na rin si Tal at patuloy pa rin na nakadikit kay Mela. Mistulan sila ng conjugal twins kung titingnan dahil sa sobrang lapit nila sa isa't